saan gubat naman pupunta tong ahas na to? Ay, dito naka-blue, tapos may kulay-kulay yung buhok niya. Kapag dumaan dito, huwag mong palalampasin siya. Huwag mo pa talaga buksan. Check mo yung bag niya. Malamang may kinuha na siya. Huwag mong palalampasin yun. Sige po, salamat po. Miss? Teka, miss. Pwede pa tingin ang bag mo? Ano? Ba't ano ba tingin mo? Nagnako ako dyan sa tiyanggian mo? Hindi naman sa gano'n, pero patingin na lang, ha? Bakit mo titignan kung wala? Patingin na lang, Misa, para wala nang gulo. O sige, o ayan. Eh, sumbong mo pa, tulungan pa kita eh. Dali na, Misa, ano ba? May nahabol ako. O ano? Wala, di ba? Sorry po, salamat. Chupa ka. Saan ang kaibigan mo? Matagal naman nun. Eh, parating na raw siya eh. Nandito na ako. Ba't ngayon ka lang? Ibang klase ka din eh, no? Ikaw na nga may kailangan, ikaw pa nagpahintay. Pasensya na, meron kasing asungot na sumunod sa akin. Ang dami mong dahilan. Sige na, tama na, tama na. Ano ba? Kukunin mo ba yung pera o hindi? Kukunin ko. Nasaan na ba? Sige na, bigay mo na. Siguro naman, magiging sagot na yan sa pinitik mong pera. Salamat. Huwag mo muna magpasalamat. May kapalit yan. Alam ko. Wala namang problema yun eh. Ang kaso, hindi sapat ang pera na to. Ano? Hindi sapat yung pera na to para tigilan nila yung paghihinala sa akin. Kailangan ko! Sige na, alam ko na yan. Ako nang bahala. Ha? Reglado na. Ma? Andito kami. Bakit nandito ka? Di ba may trabaho ka? Meron nga ako. Umuwi lang ako para mag-freshen up. Eh, wala. Laputin eh. Si Becca nga po pala. Ay, hindi mo ba alam? Nagpasyal sila ni Seb, ni Hannah. Huh? Na walang paalam? Nasabi ni Seb, sinubukan ka daw niyang tawagan, saka tinext ka niya. Sira yung telepono ko. Wala akong natatanggap. Ano man lang yun? Walang paabiso? Sara, alam mo wala namang masamang intensyon si Sebe. Gusto lang naman ilabas yung mga bata. Pamilya naman tayo dito. Alam mo, hindi kasi yun yung punto ko. Yung punto ko, yung respeto lang sa pagiging ina ko.
Ano ba naihintay niyo sagot ko bago ko sasandal niyo anak ko? Teka, pwede ko namang tawagan si Seb. Sigurado rin naman ako na pabalik na yung mga yon. Anak, hindi naman natin kailangan mag-amoy. Maliit na bagay lang to. Tingnan mo, oh. Binigyan ako dito, Seb. Ang ganda na ito, ah. Anak, sige, akit ka muna sa taas. Kakausapin ko lang si Tito Seb mo. Maliliguan mo sila, no? Halina, ano kayo mga bata? Ay, sama ka na. Halika na, Hana. Oh, Hana, kat ka na. Maliliguan mo na kayo. Seb, teka nga lang. Hindi ko mo't hindi ako sumagot, eh dadalhin mo, kakalad ka rin mo yung anak ko kung saan-saan. Teka lang. Sinama ko lang si Becca sa arcade. Eh, siguro wala masama doon. Like, I called you, hindi ka naman sumasagot. I even texted you, akala ko matanggap po yung text ko. Eh, hindi nga ako sumagot, di ba? Pero kung saan-saan mo pa rin dinala yung anak ko? Anak ko yun, hindi mo anak. Saan naman ang hinihintay mo yung sagot ko? Tama ka. I'm sorry, okay? Naisip ko lang na ipasyal yung mga bata. Wala akong masamang intention. Sana tama. Kaya pwede na ba, una natin palakihin to. Miscommunication lang to eh. Alam mo, wala naman akong problema kung ilalabas yung anak ko eh. Akin napuputok lang ng butsi ko eh, parang binibaliwala niyo ako eh. Sara, hindi naman yung intention ni Seb. Sana naman pakinggan mo muna siya. Sara. She's right. Sara, I'm sorry, okay? I wasn't thinking. Gusto ko lang ilabas yung mga bata para kahit pa paano, they're spared from the sadness of this house. O sige, andun na tayo. Pero sana naman huwag na maulit yun. Kasi nanay ako eh. Mga magulang din kayo. Alam kong alam niyo yung nararamdaman ko kapag hindi niyo alam kung ano nangyari sa anak ninyo. Sara. Sorry. Ay, siguro naman uso yung sorryhan sa pamilyang to, di ba? Pupunta na ako doon sa anak ko. Sabi ko na yung mga gusto kong sabihin. Sabi mo rin, di ba, huwag nang palaking tong issue na to. Pwede hindi. Bakit? Parang malungkot ka. Ano nangyari? Galit ako kay Becca. Ha? Bakit? Inaway ka ba niya? Ha? Inaway si tatay ni Tita Sara dahil sa kanya. Pero si tatay, gusto niyo pa kasama si Becca. Tapos, linibre kami ni Tita Sara ng shake. Tapos, nag-dance revo kami ni Hannah. Ano yung dance revo? Di ba po, kunwari po yan yung TV. TV po yan. Oh. Tapos po, may sumasayo po dyan na tao. Oh. Tapos po, gagayahin niyo po yung parang ganito po. Gagayahin mo yung nasa TV? Oh, oh, kahit ano? Niyo po. Kahit ano po. Minsan po, pag ganun-ganun. Sabi ko na nga, be. Naalala mo, sinabi ko na to sa'yo noon. Sinusubukan kunin ni Becca yung tatay mo. Dahil siya, wala siyang tatay. Yun na nga yung ginagawa niya. No, Tita, hindi pwede. Kaya nga, dapat ipakita mo na mas magaling ka dun sa Becca na yun. Huwag ka magpapatalo. Ay, mukha na-enjoy talaga kayo, no? Enjoy in enjoy po talaga, Lola. Sabi nga ni Tito Seb, sa susunod daw, lahat tayo mag-arcade. Magsasayaw din akong ganun? Eh, kung ay, gusto niya na. Po. Ma, ako nang bahala kay Rebecca. Sigurado ka, anak. Hmm? Sige, maglalabas muna ako ng karne, ha, para lulutuin ko mamaya. Opo. No problem, Lola. No problem talaga. Ayos na kayo sa usapan niyo ni Seb? Ano yung maisipin niyo? Ay, may ibigay ko siyong dami. Dapat iparamdam mo sa kanya na ayaw mo sa kanya. Na dapat umalis siya dito. Dahil alam mo, naku, kapag mapalitan ka niya, ano nang gagawin sa'yo nila Seb at Kara? Mas mamahalin nila si Becca dahil si Becca, kadugo nila. Samantalang ikaw, ampun ka lang. Becca, ikaw ah, di ba pinagsabihan na kita na huwag kang sasama kahit kanino? Bakit po?
Si Tito Seb naman po yung sinamahan ko, ah. Di ba family natin siya? Oo nga, pero nagpaalam ka ba sa akin? Hindi. Hindi pa ako umuoo. Sorry po. Huwag na po kayong magalit, ah. Eh, pinapaalalahan na lang naman kita. Ayoko, tita. Gusto ko ako lalam din ni nanay, tatay. Oh, huwag ka na umiyak. Tama na. Ganda naman nito. Galing ka, Tito Seb mo? Opo. Pasalamat ka ba sa kanya? Opo. Mama? Ano yun? Huwag na po kayo mag-alit kay Tito Seb, ha? Oo naman. Usap na naman kami. Huwag mo naisipin yun. Sabi ni Tito Seb, pwede ko daw muna siya maging popa. Ganun po palang pakiramdam na may popa, no? Masaya-saya. Ay, lumalabas po muna ako. Maglalaro lang po ako doon. Sige. Tignan mo nga naman ang pagkakato. Kahit na minamalas ako, may dumarating pa ring biyaya. Sabi ko na nga ba, ang batang ito ang magdadala ng gulo sa pamilyang ito. Hindi pa nga lumalabas ang katotohanan. Handa na niyang ipaglaban ang lugar niya sa pamilyang ito. Siya ang magiging susi para maghiwalayin ko si Kara at si Kuya. Anak. Nanay? Kamusta ka naman dito? Okay naman po. Nagkwento si tatay sa akin na sabi niya nag-arcade daw kayo? Opo. Kumain po kami ng ice cream, nag-dance rebo kami ni Becca, tapos pinel kami ng tatay ng toys. Wow. Yan dami niya naman palang ginawa eh. Sana nga po kasama namin kayo para mas lalong masaya. Nasaan po kayo, nanay? Nanay? Ha? Pasensya ka na. Busy lang si nanay. May inaskaso lang siya importante. Pero promise ko sa'yo, next time naaalis kayo, sasama na si nanay. Pare, ang ganda nito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Oh, ito na susi. Wala ka lang dapat itindihin dito. Ako na bahala makaayos lahat ng papers. Pare, salamat ha. Buti alala mo pa ako. Siyempre naman, pare. Sikat ka kaya nung high school. Dahil din sa banda mo. O nga pala, tumutugtog ka pa ba? O... Pare, sa ngayon hindi na eh. Kasi patakbo na ako ng negosyo namin sa Korea. Big time ka pala, pare. At tumalik ka pa dito. Alam mo, marami na kasi akong nagawa para sa negosyo namin. Stable na siya dun. Ako mismo, gusto kong magtayo ng negosyo. Yung sarili ko. May naisip ka na? Talent agency, pare. Yung mga nagpapadala ng models sa Japan, sa Korea, like singers, dancers, commercial models. Kasi parang may mga contacts tsaka potential partners na ako dun eh. Magandang idea yan, pare. Oh. Pero pare, kung gusto mo pwede kitang tulungan kasi may mga contacts din ako dito eh. Pero, partners dapat tayo ah. Pare, seryoso ka ba dyan? Oo naman, pare! Ako pa ba? Ano ka ba? Sa dami ng pinasok kong negosyo, alam ko na yan lahat. Ano? Salamat. Partners! Partners, pare. Deal, pare. Ma, si Rebecca po. Ay, nandun sa baba, kakwentuhan ni Itoy. Napakadaldal ng batang yun, ano? Ang daming sinasabi. Ay, naku, ma. Totoo yan. Alam niyo yung batang yun yung kaligayahan ko. Siya rin ho yung dahilan kung bakit ako nabubuhay. Lalo-lalo na sa mga panahon, gusto ko na sumuko. Kaya, hindi naman ako masisisi kung bakit ganun reaction ko. Ay, anak, naiintindihan kita sa dami ng pinagdaanan mo. Hanga nga ako sa'yo eh. Napakaganda na pagpapalaki mo kay Becca. At ginawa mo lahat yun na mag-isa ha. Pero mo yung anak mo, mabait, matulungin, masiyahin. Swerte ko nga ako, no? Kahit na dami-dami kong kapalpakan noon, nakachamba ako sa isang anak. Kaya ginagawa ko po lahat para hindi niya maramdaman na kami lang. Hindi ba siya naghahanap ng ama? Ayun po, napag-uusapan naman namin ni Rebecca yung tungkol doon. Kasi ninahanap niya yung tatay niya, pero ginagawa ko naman lahat para hindi niya maramdaman may kulang. Ano pa kasi nangyari sa Japan? Hindi mo talaga nakita si Edward? Wala, ma. Wala kang balita kung nasan siya ngayon? Wala na ho sa kaya, hindi na ako mag-e-effort.
Wala na yun. Hindi na namin siya kailangan. Paano yun? Siya pa rin naman talaga ang ama ni Becca. Wala akong ama si Becca. Ako lang ang sapat na. Ano ka ba, Chloe? Text ka na, text kanina pa, at nakasimangod ka pa. Sino ba yan? Si Edward, nakarating na sa Pilipinas. Oh, eh, bakit ka nagkakaganyan? Ang tanda-tanda na ni Edward, no? Kaya na nang mag-isa. Ayoko na siyang bumalik doon. Baka mamaya magtagpo pa sila ng landas ni Sarah. Sarah? Sinong Sarah? Eh, di yung malanding pinapaako yung anak niya kay Edward. Nagawaan ko na lang paraan na hindi sila magkita noon. Kaya ngayon, hindi ako papayag na magkita ulit sila. Grabe ka naman. Eh, paano kung kay Edward nga yung bata? Eh, di, apo mo na yun? Hindi. Imposible. Kasi malandi yung Sarah yun. Alam mo, patay na patay kasi kay Edward eh. Lahat gagawin para pikutin ang anak ko. Hindi sila pwedeng magkita. Kailangan protektahan ang anak ko. Naku nga, naku, walang lampas-lampas yan dapat, Becca, ha? Okay po. Sayawan mo naman. O, sayawan mo daw, lola mo! Oo! O, tinapun na. Bago ngayon. Naku, ay, hindi sinayaw mo ng isang araw! Ay, hindi, iba yan! Sabi mo na naman, ang bago sa TV yung nakisayawin mo. Yung tatlong bibi, go! Tignan ko sa nakita, go! May tatlong bibi, akong nakita! Ang galing! Mataba, mapayat, mga bibi! Ayun! Dance, dance, dance! Ayoko na malaman yung totoong nangyari sa anak ko. Hindi ko kaya na mahusgahan ako na hindi ako naging mabuting ina. Dahil anak ko yung naging kabayaran sa mga mali kong desisyon. Pahimik na ho yung totoo, Rebecca. Masaya na rin kami ni Becca. Para sa akin, anak ko yung batang yan at wala akong gagawin para mabago yun. Hindi ako papayag na masaktan pa yung bata na minahal ko kapag nalaman yung totoo sa pagkatao niya. Nadalhin ko na ang sekretong yun hanggang sa hukay ko. Kara, ito na yung bagong accounting ng funds. Eh, sabi ko naman sa'yo, wala naman talaga nawawalang pera sa foundation eh. Nagkalinawan na rin kami. Alam mo, ewan ko kung bakit ganun yung accountant natin. Parang may pagkalito siya. Hindi ko alam eh. Sabi ko nga sa kanya, pagbutihin niya yung trabaho niya kasi patituloy ako nadadamay. Alam mo kung gusto mo, pwede mo ipa-verify o di kaya, maghanap ka nalang na ibang titingin ng mga books sa foundation. Don't worry, yun naman yung gagawin ko. Thank you. Hello? Oh, sige, sige po. Sige po, pupunta na po ako dyan. Salamat po. Kara? Ma? Bakit po? Ay, tumawag yung mga polis. Oh, eh, bakit kaya itsura mo, Mare? Nakita na daw nila kung sino pumatay sa papa ninyo. Sino daw? Hindi ko na itanong eh, pero nandun doon sa presinto. Kaya pupunta na ako, ha? Sasama po kami. Ako rin. Alam niyo, pag nakita ko talaga, malilintikan niyo sa akin, eh. Oh, ano ginagawa natin? Hindi na kayo kumayak na tayo. Teka lang, ho. Paano ko yung mga bata? Ay, Andy! Andy! Andy? Ba't? Halika na! Bakit kaya? Ikaw muna maalala din sa bahay tsaka sa mga bata. Pupunta kami ng presinto. Sige, sige po. Nana, pwede ba ako makapaglaro? Ayoko. Ha? Bakit naman? Akala ko okay na tayo. Akala mo lang yun. Dahil sa'yo, inawin ni Tita Sarah ang tatay ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun, ah. Ah, basta. Sana hindi ka nalang sumama. Mas masaya kung kami na ng tatay ko magkasama. Hindi ko naman sinasadya yun. Sorry na. Ayoko ta makasama mag-play. Sa ibang place ka maglaro. Kailan ba kayo aalis dito? Hana? Nag-aaway ba kayo? Hindi po. Babalik na lang po ako sa room ko. Hana?
Ana! Ana! Ano po yung tito? Ana, halika. May sabihin ako sa'yo. Halika. Ana, narinig ko yung sinabi mo kay Becca kanina. Ano naman sinabi yun? Ano mo ba ang bad yun? Pero tito, totoo naman po yung sinabi ko. Dahil sa kanina, nagkagulo tayo. Ana, hindi totoo yan. Meron lang hindi na pagkaunawaan sa mga pangyayari, okay? Pero hindi mo dapat sinisisi si Becca doon. Ana, alam mo magpinsan kayo ni Becca. Dapat hindi kayo nag-aaway, okay? Oh, hindi makagusto ng nanay at tatay mo to pag narinig nila. Huwag niyo akong isumbukan ng nanay at tatay, please. Ayokong magalit sila sa akin. Sige. Hindi kita isusumbong sa nanay at tatay mo. Pero ang gusto ko, makapagbati ka kay Becca, okay? Ayos ba yan? Ganun ka na. Nasa po siya? Pumunta siya rito. Umamin sa kasalanan niya. Dala niya rin itong cellphone at wallet ng asawa niyo. Sorry, Ismael na niya. Hindi ko naman po intensyon na patayin siya. Kaya lang, nanlaban siya eh. Nataranta po ako. Ano? Nataranta ka? Ha? Nataranta ka? Eh, di ba nanguhodak pa? Paano hindi man lalaban yun, ha? Ano nyo sa sabi ko ganyan? Ano naglulukong patay dito? Ma'am, mapatawarin niyo po ako. Kaya nga po ako lumabas para... para umamin na sa inyo. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Nakakonsensya ka? Eh naman gusto mo, palakpakan kita! O ayan! Para! Bibigay ko sa'yo! Nakakonsensya ko! Pero pumatay ka ng tao! Tama na ho yan! Kinailangan ko lang po ng pera para pumuhayin ang pamilya ko. Pumatay ka ng tao! Pumatay ka ng tao! Pinatay mo yung papa ko! Pinatay mo yung papa ko! Pinatay mo yung papa ko! Laki-laki na katawan mo! Pumatay ka ng trabaho ko! Ayok ka! Pwede ka magtrabaho, pero pinatay mo yung papa ko! Binabagit ng papa ko yung pangalan ng anak ko bago siya namatay. Sabihin mo sa akin, kung totoo na sisisi kayo, balik mo sa akin yung anak ko. May kilala mo ba yung nangyari kay papa ko? Bakit nawawala yung anak ko? Wala po. Wala po akong alam na Isabela. Nakalikin! Sabihin mo sa akin, kasabot ka ba ni mami? Nawa ka ba niya? Sabihin mo sa akin, kaya mo ba pinatay si papa kasi manalaman siya? Sabihin mo sa akin yung totoo, balik mo sa akin yung anak ko! Sabihin mo sa akin, nawa ko. Sabihin mo sa akin, mama ka, nawa ko. Please, sabihin mo sa akin yung totoo. Sabihin mo sa akin yung totoo. Gusto ko mahanap yung anak ko. May kinalaman din ka ba kay Isabella? Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Yes! Hindi po! Labas na yan! Yes, sir! Hindi pa ako tapos na! Ano ba? Sabihin mo sa akin, nasan yung anak ko? Ano yan? Ayok ka! Pinatay mo yung papa!